kanila Tito Ice. Nag-aaral po ako ng violin sa Casa San Miguel Center sa Paris. Unang naging teacher ko po ay si Kuya Renner. Si Ate Mirel. Pagkatapos kay Ate Mirel. Ate Renny B. Pagkatapos kay Ate Renny B. Tito Ice. Tito Ice. Pagkatapos kay Tito Ice. Sir Co. Sir Co. So hanggang ngayon si Sir Co Pulipata. Tapos naging si Kuya Gab Mendoza tsaka si Sir Co Pulipata. Si Sir Co Music Hero. Ilang taon ka nun? 9? Yeah, 9. Grand Finals. Grand Finalist. Pagkatapos nun? Top Sarap, Top Star. Top Sarap, Top Star. Grand Finals lang. Grand Finals. Grand Finals. Pagkatapos nun? Yun, hype kang bata ka. Champion. Champion. Yun na. So, magmula nang sumali ka sa Ikbulaga, kumusta ang naging buhay mo? Okay lang po. Maraming invitations, katulad ng kasal, no concert, no silent sanctuary. Yun. Tsaka, yung dun ko sa Cagayan de Oro. Ah, ibig sabihin, nakapunta ka pa ng ibang lugar. Yeah. Eh, balita ko, nakapunta ka na rin daw sa Euro. Paano ka nakapunta dun? Kasama ko po yung ano eh, yung group ko sa CASA, yung Pundakat Virtuosi. Isa po ako doon. Pero yung time ko na yun, baguhan lang po ako doon eh. Kaya, tsaka first time ko lang po lumabas ng kasa. Kasama lang sa kanya. Marami ka mong mga napuntahan mo na lugar. Pwede ka bang magbanggit ng mga napuntahan mo? Sir? Ang paborito ko sa napunta namin yung Paris po. Bakit? Bakit ang Paris? Kasi ang ganda niya po, lalo na yung iPhone sa akin. Malaking pataas talaga siya. Taas. So maliban doon, alin pa? Paris? Napunta mo namin Spain, Belgium, Germany, Portugal. Spain. Tumang dito ba? Spain, Portugal, Belgium, France, Rome, Italy, tapos Vatican. At iba-iba. At iba-iba. Meron ka ba unforgettable moments sa pagpunta mo ng Europe? Yung bang, hindi mo, kapag nabanggit yung Europe eh, hindi mo talaga makakalimutan yung eksena ito. Ito ba'y katakatawan, nakatakot? Meron. Sa Germany, kinabukas ang birthday ko. Nung time na yun, nung gusto akong punta sa view. Kasi yung far exit na siyang gano'n. Para siyang, kasi ano siya ng phone, ganyan. Tapos andun ako sa door. Glass yun eh. Eh, pinatong ko yung kamay ko, ganyan. Tapos biglang, pagkaano ko sumabay. So gumanon siya, tapos nagalang, tapos hindi kinabahan ako. Pinipilit ko siya ganun, ayaw, may ila. Pasok ako sa loob ng room namin. Kasi guys, sarabi ko si Tito. Sabi ko, dito, umaalarm. Kaya ako lang, baka may nag-alarm. Tapos, inalibas ko lang. Tapos, nung pagpunta ko sa kama, na-switch ko yung alarm, sabi ko. Tapos, edi yun nag-panic na si Tito. Ayos, pagkalabas niya, pati yung mga kasama daw namin si Alberto. Tapos may isa daw kado, sabi, ooooh! Tapos sabi niya. Tapos yun, hindi ko mamakalimutan yun. Ano bakit mo makakalimutan? Doon ako nag-start na grounded. So kung sakasakali gusto mo bumalik ng Europe. Yeah. May COVID doon eh. Maraming bilang ng COVID doon ah. Kung sakasakaling mawala na. So may nakita ka bang pagkakaiba ng Europe sa Pilipinas? Marami. Ano yung mga... Yung
nakalagay dun sa highway na naka-red siya, na bawal tumawid. Kahit naka-red siya, i-stop pa rin sila eh. Talagang kung gusto nila ikaw padaanin, papadaanin ka talaga nila. Hindi ka tulad dito sa Pinas minsan, nahulog. Kahit naka-green, nagpasta na yan. Maybe makikita mo dun disiplina, no? Tapos, ang maganda pa sa kanila, hindi masyadong matasura. Tsaka, napansin ko rin, hindi po siya maraming tubig. Parang mas madaming sparkling. Kung ano naman ang pagkakapareho nila ng Pilipinas saka Europe. Kapareho. Kung meron man siya magkapareho. Anong meron sa Pilipinas na wala ang Europe? Yung positive ba? Yung meron sa Pilipinas na wala sa Europe, ano eh? Sa mga lahat ng mga tinugtog mo, na natuto ka ng mag-violin, alin ang pinaka-paborito? Paborito. Kapag hindi ka magsasawa, kapag ulit-ulitin mo siyang tugtog. Yung Survival. Yung pinanlaban mo lang sa... Isikiro. Pangalawa. Ayaw na pinaka-ayaw mo sa mga tinugtog mo. Pinaka-ayaw. Kasi parang hirap ka, ganyan. Treasure yata. Treasure. Hirap ako lang. Marami rin ang tatanong siya, Ma. Yung mga pyesa na tinutugtog mo, may pyesa ka ba nun o kapa? Kapa lang po talaga. Kasi papahinggan mo siya, tapos kakabisaduhin mo. Pero may stress ka rin minsan kasi mayak-iyak din. Pinakamadaling oras sa pagkakapa mo, mga, sa estimate mo, mga ilang oras mo lang siya kayang kapahin? Depende sa pyesa. Pag familiar, mga... Minutes lang? Half hour. Half hour? A day. Half day. Half day. Pero pag hindi siya familiar, depende rin sa pyesa. Pag mahirap, 2 days, 1 day, yun. Pero pag kahit i-familiar, madali lang. Paano yan? Marami bang? Marami? Paano yan? Maraming gustong humingi ng pyesa mo. Paano mo ngayon maituturo? Kaya mo bang ilagay sa music sheet or pad yung mga pyesa mo? So, paano din naman nalaman yung pyesa mo? So, pinaplano ko po na sa YouTube na tutorial ng ibang pyesa ko. Tutorial. Abangan namin yan, ha? Oo, sige. Abangan nyo ko. So, ano masasabi mo sa mga fans mo at mga followers mo? Siyempre po, una-una naming salamat po sa pag-follow. At sa mga fans din po, maraming salamat din po sa walang sawa na sumusuporta kung meron. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko po. Follow niyo po sa Twitter, Instagram, tsaka Facebook. Bye-bye! Bye-bye!